Ikinuwento na ng nakaligtas sa AD Camp ni Secretary Jesse Robredo na si Senior Inspector June Abrazado sa bayaw ng Yumaong Kalihim ang mga pangyayari bago bumagsak ang eroplanong kanilang sinasakyan. Nalulungkot naman daw mga kapatid ni Abrazado na ang kanilang kuya pa raw ang tila nasisisi sa hindi pagkakaligtas kay Secretary Robredo. Narito ang report. Alas 3:30 ng hapon nang ma-discharge sa Philippine General Hospital si Senior Inspector June Abrazado, ang nakaligtas na aide-de-camp ni DILG Secretary Jesse Robredo mula sa plane crash sa Masbate. Ayon ito mismo sa bayaw ni Secretary Robredo na si Dr. Rafael Bundok. Kwento ng doktor, umiyak daw na humingi ng paumanhin si Abrazado sa kanyang asawang si Dr. Josephine Robredo Bundok, ang kapatid ng kalihim. Ayon pa raw kay Abrazado, yakap niya raw si Secretary Robredo nang bumagsak ang eroplano at sa ganong lagay raw sila parehong nawala ng malay. Nang magkamalay raw si Abrazado, sinubukan niya pa raw kapain ng kalihim subalit lubha raw madilim kung saan sila bumulusok sa ilalim ng dagat. Gamit ang isang bag, nagawa raw lumutang ni Abrazado. Ayon pa kay Dr. Rafael Bundok, namagaraw ang abraso ni Abrazado bunsod ng impact ng pagbagsak ng eroplano. Ikinalungkot naman ng mga kapatid ni Abrazado na ang kanilang kuya raw ang umano'y nasisisi sa gitna ng pagkakaligtas niya mula sa bumagsak na eroplano at sa bigong pagkaligtas si Robredo at mga kasamang piloto. Huwag naman daw sana mapagbuntunan ng kanilang kapatid, lalo't wala naman daw may gusto sa nangyaring trahedya. Hindi pa namin nakukuha ang kwento straight from my brother's mouth. Kung anong sinasabi niya, alam kong yun yung totoo. Ayon sa magkakapatid, inspirasyon daw nila ang kanilang kuya na mabuting tao raw at gustong sundan ang yapak ng kanilang amang pulis na kaibigan ni Secretary Robredo. Alam ko kung gaano siya kadedicated sa trabaho niya at bilang aide ni Robredo, alam ko ginawa niya yung makakaya niya talaga para masave si Secretary. Sana respeto na lang din na parang hindi ba sila masaya na may nag-survive. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting.